It's gonna be alright. Kumbawa, good evening guys. It's me again, Rose from Tera's House, and welcome back to our channel. Gabi na dito ngayon guys, 8 p.m. na no. Wala talaga sana akong balak mag-vlog ngayon. Kasi kanina is meron akong schedule sa hospital. Last shot ng aking HMG injection. So tapos na siya guys. From Monday, nagpunta ako doon araw-araw. Araw-araw rin nila akong tinutusok sa puwet, ang sakit-sakit. But anyway, balik tayo dito sa aking vlog ngayon, no? Kanina kasi pagkagaling ko ng hospital, kailangan kong dumaan ng supermarket dahil naubusan kami ng fresh milk kagabi. And then pagpunta ko ng supermarket is naka-sale yung mga meat nila ng 50% off. Wala naman talaga akong balak bumili ng karne dahil meron pa naman kaming stock dito. Pero nang hinayang ko guys sa 50% off, at saka yung karne din kasi na naka-sale is wala naman akong stock. Kaya yun guys, napabili tuloy ako ng karne kasi alam nyo na mahina sa mga discount, no? Mga 50% off, 20% off, mga alam ko yan, mga gusto natin yan, mahihina tayo dyan, no? Actually, meron pa naman talagang pagkain sa ref dahil yung binili namin sa Costco is meron pa. Pero yun nga, nang hinayang sa 50% off. So, kaya naisipan ko mag-vlog dahil gusto ko sa inyong i-share yung lulutuin ko for tonight. Bumili na lang ako ng karne. Magluto na lang ako ngayon ng kakuni or braised pork. And yun ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. So, samahan niyo ako uli, guys. O, yan yung mga karne na sinasabi ko sa inyo, guys. 5 bucks lahat yan. Lahat siya is 50% off. Ang nakasulat dyan is hangaku. Sa Nihongo, no? Half price ang ibig sabihin. Ang total niya guys in grams is 2,228. So ayan, start na tayo. Pailit lang tayo guys ng pan. Kasi first is kailangan natin tong i-prito oil. Kung may naririnig kayo guys na maingay, pasensya na kayo kasi malapit kayo sa exhaust pan. Ayan, so mainit na yung ating oil. Ilalagay ko na siya, guys. So, kung napapansin nyo, meron siyang tali, no? Parang net. Kasi itong karne na to is ginagamit talaga to for chashu. Or yung karne na nakaibabaw sa ramen. Ayun. Tingnan lang natin, guys, kung pwede na natin siyang baligtarin yung. Kailangan nyo lang itong iprito both sides. So, yan ang itsura ng ating karne ngayon, guys. No? Naiprito ko na siya both sides. So, ang susunod is, kailangan natin siyang pakuluin para mawala naman yung mantika. Tingnan nyo, guys. So, lubog lang natin siya. At least 10 to 20 minutes, pwede na to siguro. Titimplahan na natin siya. Ito na yung last. I-boil lang natin to ng mga 20 minutes para matanggal lang yung mantika niya. Then pagkatapos nating ma-boil for 20 minutes, pwede na natin siyang timplahan and i-boil lang natin siya sa pressure cooker para lumambot talaga yung karne natin. Okay guys, so wait muna tayo uli. Check natin guys. So ayan yung itsura niya, no? Para matanggal yung mga mantika. Okay. Habang hinihintay natin na matapos sa pagkulutong karne is i-ready na natin yung mga kailangan nating ingredients at saka yung ating pressure cooker, no? Ang mga kailangan natin is scallion. Gagamitin natin itong green part para sa pagtanggal ng amoy. Kasama ng ginger or luya. So, ikakat ko muna to guys. Thank you.
Bukod dito guys, sa ating scallions and ginger, kailangan rin natin ng toyo, alcohol for cooking, and mirin. Ito ang ating water, no? So, ito na yung mixture ng ating ingredients. Nasa pressure cooker na rin siya. Then, ito na yung ating karne. So, ililipat ko lang to siya dito. Then, iboboil na natin. Hinihintay pa rin natin yung pressure cooker na matapos. At least 20 minutes yung na-boil ito. Ayan, magsasaya ang ating pressure cooker. So, i-check na natin guys kung okay na ang ating kakuni or braised pork. Ito na ang kanyang itsura. Haluin lang natin. So, ayan yung itsura niya guys. Nakakatulong talaga yung mga gulay na nilagay natin, kagaya nung green part ng scallion and ginger. Nakakatulong yun na mawala yung amoy, at saka nakakatulong rin ang scallion na makapagpalambot ng karne, no? Kaya sibuyas is pwede rin. Kung gusto nyo ng medyo matamis is pwede nyo rin dagdagan ng asukal. Pakuluin ko pa siya ng konti hanggang maging sticky yung sabaw, and pwede na natin i-serve. Ito is kinat ko para makain na. Ang lambot niya guys. Okay, so ayan na ang ating braised pork, ready to eat na siya. Ang lambot ng ating karne and wala talagang mantika. So that's all for today's video guys. I hope nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin sa pagluto ng ating kakuni or braised pork. And dito ko na rin i-close tong vlog natin for today. Please like if you enjoyed it. Thank you again for watching and I hope to see you all again soon. Bye! Good night, Oyasumi!